dumating ang mga negosyador ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines dito sa NOORDWIJK AAN ZEE, the Netherlands, sa panahong pinakamaganda raw ang panahon ng kadalasay maginaw na bansang ito. Nakaschedule sana ang ikalimang round ng formal na usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig at ang pangunahing pag-uusapan ay bigyang solusyon ang mga sentrong problema ng sambayan ng Pilipino. Ngunit dumating ang mga negosyador ng pamahalaang Duterte na may baon-baong mga kondisyon. Wala sa anumang nakaraang kasunduan ang mga kondisyong ito bilang batayang usapin sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. But that should not be a precondition for the peace, for the peace round of talks. If they make it a precondition, then we might also have to decide, no? Sir, to make a decision, a unilateral decision of our own. Sa katunayan, nito lamang Abril, muling pinagkasunduan na ang reformang socio-ekonomiko ang tututukan ng negosasyon. At kahit pa kasabay ding pag-uusapan ang tungkol sa ceasefire, ay sekundaryo lamang ito sa mas makabuluhang agenda ng reformang socio-ekonomiko. Pilit na ibinabato ng GRP sa NDFP ang pananagutan sa kawalan daw ng conducive environment o angkop na kalagayan para ipagpatuloy ang formal na usapan. With due respects to our counterparts across the table and to our facilitator, the Royal Norwegian Government, that it will not proceed to participate in the scheduled fifth rounds of peace negotiations until such time as there are clear indications that an enabling environment conducive to achieving just and sustainable peace in the land through peace negotiations across the table shall prevail. Hindi nila binabanggit na napakaraming violations of human rights and international humanitarian law. Yung maraming atake against the people. Yung binanggit na before ng CPP in more than 500 barangays from August up to January na inatake ng mga military, ng AFP at paramilitary in 43 provinces in 164 towns. Na siyempre, yung New People's Army at CPP at NDF in defense of the people have to increase their operations to defend the people against all these attacks. Maaalalang wala ng tigil putukan sa pagitan nila sa kasalukuyan. Ito mismo ang dahilan kung bakit minamadali ng NDFP na mapag-usapan na ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms para matugunan na ang ugat ng armadong labanan. The majority of Filipinos have suffered poverty, exploitation, and oppression for so long, and this demands our most urgent attention. An agreement on CACEF and its implementation would lay the basis for mobilizing the Filipino people to give substance to democracy and build a sovereign economy as the foundation for a strong and independent Philippine state standing as equal with all states in the world. In behalf of the negotiating panel of the Government of the Republic of the Philippines, let me state that we are maintaining the decision made not to participate in the fifth round of talks with the Communist Party of the Philippines and the New People's Army and the National Democratic Party. There are no compelling reasons for us to change that decision that had been arrived at and which we announced yesterday. As Mr. Dureza has said, then it's their opinion, so it's their decision. And if the
fifth round of talks will not continue and complete itself, then it's their decision. It's their own responsibility. Disumayado dahil napakahalaga itong agenda sana eh. Ito na sana yung board nito eh. Ito yung pinaka board ng pistok eh, yung socio-economic reforms. Eh, ito yung mga, ang hindi pag-address nito ng matagal na panahon, ito yung nagbibigay dahilan kung bakit marami tayong gulo sa ating bansa. Atin ngayong tanungin, bakit pa naglagbay ang GRP sa bansang ito kung mayroon naman silang daladalang bago at malaimposibleng kondisyon para matuloy ang formal na usapan? Bakit ba mas mahalaga sa GRP ang ceasefire kaysa makabuluhang reformang socio-ekonomiko? Sumisikat man ngayon ang araw dito sa syudad na ito dito sa Europa, subalit hindi maitatanggi, biglang lumamig ang usapang pangkapayapaan. Mananatili itong ganito hanggat mali ang pinapahalagahan ng isang partido sa usapang pangkapayapaan. Nag-uulat mula sa NOORDWIJK AAN ZEE, the Netherlands, ito si Raymond Villanueva kasama si Jola Jones Mamangon ng Coda Productions para sa Alter Media.